na magandang umaga pong muli sa ating lahat or tanghali sa ating lahat. Ikaw ba ay may taong iniibig at gustong-gusto mong mapasakna ang kanyang puso ngunit parang napakahirap mangyari? Ito po ang ating paring gawin. Ito po ang isang pamamaraan gamit po ang sapatos. So sa iyong sapatos, maaari natin itong ilagay. Kumuha lamang ng pulang tela, yung pa-square na pulang tela. So kamasamang tatanong, pwede po bang gumamit ng pouch? Hindi po. So ito'y lapong pa-square. So pa-square na tela. At kumuha ka ng tatlong hibla ng buhok ng taong ito. So tatlong hibla ng buhok ng taong ito. Basta tiyakin mo na ang makukuha mong buhok ay galing mismo sa taong ito, dahil once na tayo ay magkamali, mas mahirap. Kaya kumuha lamang ng tatlong hibla ng buhok ng taong ito at ilagay mo ito doon sa telang pula. So ilalagay mo ito doon sa tilang pula at saka mo ito itupi ng tatlong beses. Ayan yung tilang pula, itutupi mo ito ng tatlong beses papunta sa'yo. Ilagay mo ito sa iyong kaliwaman o kanang sapatos na madalas mo itong ginagamit at hahayaan mo lamang ito doon hanggang sa makamtan mo, hanggang sa nakikita mo siya na ang taong ito ay unti-unti mo nang napapaibig. Para naman sa mga taong ikakasal, kung ikaw ay ikakasal, kung nais mong maging masagana, nagnais mong maging masagana at masaya ang inyong pagsasama, kumuha lamang po ng karayom at asin. So ayan, isang karayom yung hindi pa ho nagamit, baka naman yung pinagtatahi-tahi niyo na bagong karayom po, gaano mang kaliit or gaano mang kalaki yan. Kumuha lamang po ng isang karayom, ilagay ito sa isang pulang tela at lagyan ito ng isang kurot ng asin. So pagkatapos po niyan, muli itupi ng isang beses ang tela. Isang beses mo lang itutupa ang tela papunta sa iyo at ilagay mo ito sa inyong sapatos. Ilalagay mo ito sa inyong sapatos. Ito ay upang ang inyong pagsasama ng iyong kabiyak ay magiging masagana, magiging matiwasay at magiging masaya. So hahayaan mo lamang po ito doon hanggang sa tuluyan. Ay, hindi mo na ito tatanggalin. Hindi mo na tatanggalin yung karayom na yun at yung asin na yun doon sa iyong sapatos, upang ang inyong pagsasama ay laging mananatiling matiwasay, masaya at magiging masagana. So ayan po ang ating binabahagi, ang isang Shoe Magical Tips para po sa ating lahat. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.